mga veterano ng militar, resume at interview na pinakahinahangad ng mga katangian. Mag-post ng mga tips sa serbisyong militar para sa tagumpay na nakakatulong sa iyong ibigay para sa iyong pamilya. Ang paglipat mula sa serbisyong militar patungo sa buhay sibilyan ay maaaring maging mahirap, ngunit sa tamang pag-iisip at mga estratehiya, matagumpay na maibibigay ng mga veterano ang kanilang mga pamilya. Kahalagahan ng profesional na pag-unlad na ito. Kasama sa ibaba ang panghabang buhay na pananaliksik mula sa isang kapwa veterano na may hindi kinaugalian na pananaw sa negosyo at maraming tagumpay sa buhay. Kung hindi ako nakabangga sa mga kasalukuyang balakid na nararanasan nating lahat minsan. Mamumuhay na sana ako nang malaya sa pananalapi. Maaaring kailangan ko ng kaunting oras, ngunit ang pagpapatupad ng maraming tip na nakalista sa aking profile ay tiyak na magdadala sa iyo ng parehong profesional na tagumpay at kalayaan sa pananalapi kung gagawa ka ng mga aksyon upang ipatupad ang lahat ng pananaliksik dito. Ang halaga ng lahat ng impormasyong ito ay higit sa 85 kaya na ginugol sa pagsasanay, mentor, at membership sa mga team. Tangkilikin at alamin, palaging marami pang dapat matutunan. Dapat mo ring suriin ang lahat ng iyong maririnig at i-customize ang mga aksyon upang maging pinakamahusay batay sa iyong mga partikular na sitwasyon. Ito ay dahil ang bawat isa ay may iba't ibang sitwasyon, kaya ikaw ang pinaka nakakaalam ng iyong mga kalakasan, kahinaan, at masalimuot na detalye ng iyong sitwasyon upang mas alam mo kung anong mga aksyon ang pinakamainam, pinakakombinyente, pinakaepektibo, at pinakaepektibo para sa iyo. Ang mga veterano ay nagtataglay ng maraming lakas na mahalaga sa profesional. Siguraduhin na unawaan ang mga lakas na ito, makipag-usap sa mga ito, at iba pang mga lakas sa loob ng isang pakikipanayam, at ilista ang mga ito sa loob ng iyong professional na resume. Lakas ng mga veterano ng militar. Mga kasanayan sa pamumuno. Tumatanggap ang militar ng mga kurso at pagsasanay sa mataas na antas pati na rin ang praktikal na karanasan sa mga nangungunang kuponan at paggawa ng mahihirap na desisyon sa ilalim ng presyon. Mahusay sila sa mga mapaghamong sitwasyon at magbigay ng inspirasyon at motibasyon sa iba na sundan sila patungo sa iisang layunin. Ang pamumuno ay tungkol din sa pagiging isang mahusay na tagasunod. Pinaka-epektibong sinusundan nila ang iba at nagbibigay inspirasyon at tumutulong sa mga nakapaligid sa kanila na makamit ang mga layunin at ang misyon sa kabuuan. Ang militar ay may mahusay na pananaw. Kapag pinakawalan, kadalasan ang mga bagay kung hindi man imposible ay malamang na maging katotohanan sa pamamagitan ng labis na pagsusumikap at dedikasyon. Pamamahala ng proyekto. Matagumpay na nagpaplano, na isasagawa at nakumpleto ng militar ang mga proyekto sa loob ng isang takdang panahon, budget at saklaw. Nakatuon sila sa kahusayan, pagiging epektibo at pagpapagaan ng mga hadlang. Nagdadala sila ng mga aksyon tungo sa pag-abot sa isang karaniwang layunin. Pamamahala ng programa. Ang militar ay may kakayahang mangasiwa o mag-coordinate ng maraming proyekto upang makamit ang mga estratehikong layunin. Madalas silang binibigyan ng malalaking responsibilidad sa murang edad. Ang antas ng responsibilidad na ito ay nagpapahintulot sa kanila na maging mahusay sa labas ng mundo at makamit kung ano ang hindi magagawa ng iba. Sa kanilang mga kasanayan sa pamumuno, mabisa nilang maisagawa ang mga aksyon sa pamamahala ng programa at matiyak ang tagumpay ng mga kawani, proyekto, customer at stakeholder sa ilalim ng payong ng programang iyon. Kung gusto mo ng aksyon ng isang tao na nakatuon sa pagkumpleto ng trabaho, gagawin ito ng mga miyembro ng militar at gagawin ito sa tamang paraan nang hindi kumukuha ng mga shortcut.
pamamahala ng oras. Ang mga miyembro ng militar ay natututo ng pamamahala ng oras sa pamamagitan ng patuloy na mga hamon na ibinabato sa kanila. Natututo sila ng kakayahang umangkop at magawa ang mga bagay anuman ang kahirapan na may labis na pansin sa detalye at isang mata sa pagpapagaan ng mga pagkakamali. Ito ay dahil sa amin kapag nagkamali ka, ang mga tao ay namamatay. Napakataas ng mga pusta kaya't natututo tayong gumanap lamang sa mataas na antas na may matinding katumpakan at katumpakan. Sa pamamagitan ng pag-uulit ay nagiging imposible tayong mabisa at epektibo. Sa gayon, ang militar ay nakakuha ng mahusay na mga kasanayan sa pamamahala ng oras na nagpapahintulot sa kanila na unahin, planuhin, at ipatupad ang mga aksyon ng pinakamabisa at epektibo. Pinapanatili nila ang mataas na antas ng pagiging produktibo upang makamit ang mga komplikadong gawain sa mga pinababang time frame na may mataas na stake. Ang kanilang mga kasanayan sa pamumuno ay nagpapahintulot din sa kanila ng karanasan na malaman kung kailan ang delegasyon ay ang pinakamahusay na opsyon para sa sitwasyon. Ang militar ay sobrang kamalayan sa mga kalakasan at kahinaan ng kanilang sarili at ng iba. Nagbibigay daan ito sa kanila na bigyang prioridad ang mga aksyon at italaga ang trabaho ng pinakamabisa. Kung ilalabas mo ang militar upang gumanap sa mga tungkulin ng pamumuno, makakakuha ka ng lubos na epektibong mga resulta na maaaring ikagulat mo. Mahirap isipin ng mga sibilyan ang lahat ng natutunan natin sa militar. Karamihan sa mga ito ay natutunan sa mahihirap na sandali ng kahirapan. Mahusay kami sa mga sandali na may mga distractions at mataas na panganib. Mayroon kaming mataas na kahulugan para sa oras at kung gaano katagal ang mga bagay. Regular kaming nagsasanay para sa at nakakaranas ng mga mapaghamong sitwasyon. Ginagawa nitong may kakayahan ang militar na maging mahusay sa mga sandali na may mataas na antas ng mga responsibilidad. Ang militar ay sobrang nakatutok sa ating misyon at sa ating mga tao. Patuloy nating natatanto at nalalampasan ang mga hadlang habang natatanto ang walang katapusang epekto ng ating mga desisyon sa iba pati na rin ang maraming resulta na ibinubunga ng ating mga aksyon. Wala kang makikitang mas maingat na gumagawa ng desisyon kaysa sa isang miyembro ng serbisyong militar. Walang katapusang iniisip natin ang mga epekto ng ating mga desisyon. Kami ay walang katapusang nagsusumikap na mapabuti. Kami ay walang katapusang nagsusumikap na tulungan ang iba ng walang pag-iimbot. Adaptable at flexible. Ang militar ay may kakayahang umangkop sa mga hindi inaasahang pagbabago sa mga plano at prioridad. Mabilis silang umangkop sa mga bagong sitwasyon at kapaligiran. Sila ay mabilis na nag-aaral para sa kadahilanang ito. Kung hindi sila mabilis mag-adjust, mataas ang panganib. Ang militar ay mabilis na tumayo at malikhaing nilulutas ang mga problema upang makamit ang mga layunin. May kakayahan silang baguhin ang kanilang pag-uugali at diskarte upang umangkop sa mga pangangailangan ng misyon. Nag-aayos sila sa mga bagong sitwasyon, kapaligiran at kalagayan. Ang militar ay may kakayahang umangkop, bukas ang pag-iisip, madaling ibagay at estratehiko tungkol sa mga aksyong ginawa. Ang mga katangiang ito ay tumutulong sa kanila na i-navigate ang mga hamon na may higit na katatagan at tagumpay. Matibay. Nakakaranas ang militar ng mataas na antas ng responsibilidad at pagkakalantad sa mga mapanghamong sitwasyon sa murang edad. Nagbibigay daan ito sa kanila na magkaroon ng emosyonal na katalinuhan, mga kasanayan sa paglutas ng problema, matitigas na pisikal na kakayahan at katatagan sa kahirapan. Nakayanan nila ang mahihirap na kalagayan at nakabangon mula sa mga pag-urong at paghihirap.
Naglalaman ang militar ng katatagan sa paraan ng pagpapakita nila ng positibong pananaw sa buhay na tumutulong sa kanila at sa iba na malampasan ang mga hadlang at magnabigate sa mahihirap na kalagayan. Ang militar ay pabago-bago, patuloy na umuusbong sa mas malakas at mas matalinong mga mandirigma sa lahat ng kanilang ginagawa. Sinasanay nila ang lahat ng kanilang ginagawa nang may matinding atensyon sa detalye. Mahusay sila dahil sa pagsusumikap. Mahusay sila dahil sa dedikasyon sa misyon. Mahusay sila dahil sa walang pag-iimbot na pagtuon upang makamit ang mga pangangailangan ng iba sa kanilang sariling mga personal na paghihirap. Militar, huwag lang sumuko. Iyan ang kapangyarihan ng katatagan. Balang araw, hahanap sila ng paraan para manalo. Pansin sa detalye. Ang pagsasanay sa militar ay may mataas na antas ng atensyon sa detalye sa lahat ng kanilang ginagawa. Nakatuon ang militar sa parehong katumpakan at katumpakan. Ang militar ay naghahanap ng pagiging perpekto dahil kapag hindi sila perpekto, ang mga tao ay namamatay. Natututo ang militar ng pansin sa detalye, mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip, at isang malakas na kapasidad ng pakiramdam na mag-isip sa kanilang mga paa. Ginagawa ng militar ang lahat ng ito habang isinasaalang-alang din ang etika, moral, at ang misyon. Tinatasa ng militar ang sitwasyon gamit ang parehong lohika at puso. Nakikita ng militar ang lahat ng mga detalye at kung paano ito nakakaapekto sa iba. Maaaring magtaka ang isa kung paano nila ginagawa ang kanilang ginagawa. Nalaman ko, nakakamit nila ang tagumpay dahil gumaganap sila sa napakataas na pusta, nagsasanay sa maraming sitwasyon ng paulit-ulit, at nararanasan ang lahat sa mga sandali ng kawalan ng tulog, pagkain, tubig, ginhawa, o iba pang mga bagay. Doon, kapag nasa mahihirap na sitwasyon, parang bumagal ang buhay. Ang mga sandali ng hamon ay mabagal sa iyong isip. Ang iyong mga aksyon para sa ilang segundo ay mabagal upang maging mga sandali ng kahusayan. Ang mga sandaling ito ay inihanda ng husto. Ang militar ay nagtataglay ng malalim na konsentrasyon at nakatutok sa kahirapan. Maaaring sabihin ng isa, ang lahat ng ito ay kapwa biyaya at sumpa. Ang antas ng detalye at kasidhiyan na ito, maaari nitong mabaliw ang sinuman. Matindi ang pagsasaayos ng impormasyon ng militar. Ang militar ay palaging naghahanap upang mapabuti ang mga proseso at ang kanilang mga sarili. Minsan, hindi ko maintindihan kung bakit sasabihin ng isang entity na hindi kami naniniwala sa pagbabago, huwag i-update ang manual o gabay na ito upang matiyak na ang mga link ay napapanahon, ang impormasyon ay tumpak pa rin at ang nilalaman ay pinaka-epektibo. Bakit sinasabi ng mga entity, maging mainip at walang gagawin, sa halip na maging maagap, produktibo at maglaan ng oras upang pahusayin ang mga proseso sa lugar? Nagbabala ako, ang mga entity na tulad nito ay maaaring hindi angkop para sa ating militar. Hindi sinasayang ng mga veterano ang ating oras. Hindi tayo nabubuhay ng walang pag-unlad. Lumalaki tayo. Sa batas, ang mga batas at regulasyon ay patuloy na nagbabago. Isang trabaho na hindi gustong baguhin ang kanilang mga gabay, manual, at ang entity mismo ay hindi lamang isang makabagong entity na nagsusumikap para sa kahusayan sa lahat ng kanilang ginagawa. Nagsusumikap ang militar para sa kahusayan. Ang aming mga veterano ay laging umuunlad, lumalaki, at bumubuti. Kailangan namin ng trabaho na may mga katulad na halaga. Critical na pag-isip.
Napakause ng militar sa kanilam kakayaang maganalisa at magases ng kamplikadong impormasyon sa loob ng limitadong mg atakdaang panaang upang makagawa ng mga epektibong desisyon. Ang mga veterano e madala na nagtatanong ng mga pagpapalagay, sinusuri ang bagong data, manatiling mekalaman, atisalan alam ang jibate iban mga panana upang bumio ng mga bagong makabagong para ang upang mapanatili ang mga prozeso. Gumagawa ang militar ng makatwiran at matalinon mga opinion bate sa mga katotoanon at dato. Nakamit ng militar ang karanazan sa pamumuno na nagpapa antulo sa kanila na epektibon mapanatili ang mga kritikal na kazaneyan sa pagisip na maalaga para sa pagluta ng mga kamplikadong problema, epektibon pakikipagwe sa pesaiba, at pagawa ng mga tamang desisyon. Ang militar e mauze na gumaganap sa alo anuman trabao dahil nagagawa nilan atien ang mga kamplikadong ideya o impormasyon sa mas mali, mas simplan mga concepto upang ijina monawan ang jizus akame. Tinataza ng militar ang credibilida at konyeyan ng evidencia, argumento, at pinagmumulan ng impormasyon kapag nagaanda silang gumawa ng mga tamang desisyon. Nagsusumikap ang militar na gumawa ng mga loikal na conclusion, sa alip na emosyonal. Bate sa kanila na atensyon sa dotali, mauze sila sa pagtukwa ng mga pattern sa loob ng data o mga pangyayari. Kapag sila e mauze na nakabuo ng isang desisyon at landa pasulon, ang militar e sinane sa mabizan komunikasyon ng kanila mi mga ideya, argumento, natuklazan, at mga desisyon sa matata na antana mga opizial na melubo na kalinawan at estratei konkeklian. Nagagawa ng militar na magnavigat sa mga kamplikadon sitwasyon at gumawa ng matalinon mga desisyon na nagpapa antulo sa kanila na majinizan aset sa loob ng anuman antiti. Kakayaan sa pakikipagwe sa pe. Kazama sa servizion militar ang mata na anta ng responsibilida sa pagzizimula ng servizio. Nagkakaroon ng praktikal na karanazan ang mga individual sa mga sitwasyon me mata na stack na nakikipagunyeyan sa mga opizial na me mata na rango. Bate dito, madaling makita kung paano sila nangunguna sa epektibong komunikasyon upang mesama ang aktibong pakikinig, tampak na pagpapadala ng impormasyon, pagkatapo et umigon naang naangkop sa mga pangang elangang ng iba naang mekliat malinao. Ang mga kazaneyan sa komunikasyon e maalaga kapwa sa personal at proportional. Nagpapatibe ito ng matibe na relasyon, ni resolba ang mga salangatan, ni resolba ang mga emerancia, at nakakami ang mga resulta. Militari excel dito. Ange militar e nakikipag usape naang me kalinawan, keklian, emosyonal na katalinuan, pagbigka, pinapawi ange kalabuan, at epektibon wika ng katawan. Ange militar e mauze na tumugon sa mga sitwasyon pan emerancia kapag angiba e mawawazak o mabibigo. Ange militar e me mata na kakayaan sa mga sandali na nangange langan ng mabili na pagawa ng desisyon. Ange militar e me kapazidad na epektibon makipag usape sa mga sandali nito upang giligta ang mga bue at mabawazan ang mga epekto sa mga sandali nito ang pinakama alaga. Sa isan emerancia, ange militar en agsazagawa ng mga pagsusuri sa kaligtazan at mga pagpupulon sa pagtataza ng panganib upang linawa ange maalagang impormasyon upang matiyak na anda ange laanagampana ange kanilang mga tungkulan ang epektibo. Tinisiyak ng militar ange kaligtazan at kagalangan ng laa. Iwazan ng militar ang mga pagdadagla at gumami ng karaniwang wika kung kinakelangan.
Nagsusumikap ang militar na lajim mapabuti. Ang militar e nagtatayo ng mas matiben a unyayan sa pamamagitan ng pagbibigay at pagtanggap ng feedback ng nakabubuo. Izinazalan alam ng militar ang MG apanana ng iba, at makipagwesape sa MG a sensitibong paksana ng me pagunawa. Nakikipagwesape kamina ng me kamalayan sa wika ng katawan at MG a explosion ng muka. Ang pagtutulangan ng magkakazama e gumagawa ng pangarap. Pagtutulangan ng magkakazama. Ang pagtutulangan ng magkakazama e maalaga sa kapasidad ng isang organisasyon na makamit ang kanilam misyon at makakua ng mausen na MG a resulta na me mas mata na produktibo, pinabuting moral, at mas mausen na MG a resulta. Nayantandian ng MG a beterano ng militar ang kaalagaan ng pagtutulangan ng magkakazama. Ang militar e nagliling kod sa MG a koponan sa lub ng mata na stak na kapaligiran sa kabuan ng kanilam serbizio. Ang militar e magalan, pinaalagaan ang pagkakeba iba, at mausen a nakikipagtulangan sa iba. Ang militar e gumawa ng leyunan, walang pinapanigan na MG a aksyon. Ang militar e epektibo at walang pagimbo na nakikipagtulangan sa iba upang mezakatuparan ang misyon. Ang militar e mausen na nakikipagtulangan sa iba patango sa izan leyunan. Napagtanto ng militar ang MG a kalakazan at kainan ng iba. Militar e bumio ng MG a koponan atituloa ang paron MG a tungkulan sa pamumuno at followership sa lub ng MG a koponan. Pinapanatili ng militar ang malalaka na MG a koponan atumakban upang magsagawa ng MG a aksyon sa pagluta ng salangatang kung kinakelangan. Ang militar e nagpapanatili ng pananagutan para sa papel at MG a aksyon ng isantao atumankop sa pagbabago ng MG a pangyayari sa lub ng panka. Noinawan ng militar ang MG a kalakazan at kainan ng la ng kanilam pinagtatrabayuan, kazama ang kanilam sarili, upang matiyak ang pinakamabizan aksyon para sa la ng individual at grupo. Nakaanap ang militar ng MG a solusyon sa MG a problema, lumago ang tiwala sa lub ng koponan, at kilalana ang MG a pananaw at dandaman ng iba. Masipag at dedikasyon. Ang militar ay naglalaman ng kasipagan at dedikasyon sa lahat ng kanilang ginagawa. Militar ay hindi sumusuko. Ang militar ay higit at higit na madalas na gumugugol ng mas maraming oras kaysa sa kinakailangan upang hindi lamang magawa ang isang gawain, ngunit upang maisakatuparan ang gawain ng halos ganap. Kumilos ang militar ng may disiplina at tiyaga. Ang militar ay nababanat na nagpapahintulot sa kanila na magtrabaho ng mas mahabang oras at gumanap sa mas mataas na kapasidad sa mga normal na sibilyan. Ang militar ay regular na humihiling ng karagdagang trabaho at nangangailangan ng iba na hamunin sila. Ang militar ay madaling mainit. Maaaring makita ng militar na mas madali para sa kanila ang mga mahihirap na gawain dahil sanay na silang gumanap sa ganoong mataas na antas na malapit sa pagiging perpekto hanggat maaari. Nagsusumikap ang militar para sa kahusayan sa lahat ng kanilang ginagawa. Itinutulak nila ang kanilang sarili sa kanilang mga limitasyon sa lahat ng kanilang ginagawa. Nagsusumikap ang militar na tulungan ang mga individual na bumuo ng mga kasanayan, bumuo ng katatagan at makamit ang kanilang mga layunin. Ang militar ay katulad na nakatuon sa kanilang sariling mga layunin at layunin. Sa kabila ng mga hadlang o pag-urong, sakripisyo ng militar para magawa ang mga bagay na mahalaga sa kanila at sa kanilang misyon. Nauunawaan ng militar na ang pag-unlad ay nangangailangan ng oras, matatag na pagsisikap
at pagtitiyaga kung nais nilang makamit ang mga makabuluhang epekto. Mga kasanayan sa paglutas ng salungatan at negosasyon. Ang militar ay nagtataglay ng higit na mahusay na mga kasanayan sa negosasyon dahil madalas silang tumatanggap ng pagsasanay at professional na coursework upang mapabuti ang mga kasanayang ito. Naghahangad ang militar ng mga kasunduan sa pagkakaisa at kapwa kapaki-pakinabang sa pagitan ng mga partido na may iba't ibang interes, pangangailangan o pananaw. Ang militar ay bumibigkas, nakikipag-usap ng malinaw, at madalas na mapanghikayat na ipinapahayag ang kanilang posisyon pati na rin ang pag-unawa sa mga kagustuhan at alalahanin ng kabilang partido. Ang pagkakaroon ng militar ay pinabuting kapasidad na makipag-ayos sa pamamagitan ng pagtatanong, aktibong pakikinig, at pag-unawa sa lahat ng mga partidong kasangkot. Kapag umiiral na ang pag-unawang ito, tinatasa ng militar ang sitwasyon pagkatapos ay linawin ang kanilang posisyon at mga alalahanin. Kapag may mga hadlang at pagtutol, mag-iisip ang militar sa labas ng kahon at tuklasin ang mga alternatibong solusyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng magkabilang partido at maisakatuparan ang misyon. Pinamamahalaan ng militar ang kanilang sariling mga damdamin, ang mga damdamin ng iba nang maayos sa kahirapan. Nagsusumikap ang militar na bumuo ng mga positibong relasyon sa iba at mapanatili ang magalang na pakikipag-ugnayan anuman ang anumang hindi pagkakasundo sa posisyon ng iba. Ang militar ay kilala bilang mapamilit, lalo na kapag nakikita nila ang pangangailangang manindigan para sa kung ano ang tama anuman ang paghihirap na maaaring idulot sa kanila ng paninindigan. Ang militar ay naglalaman ng malakas na mga kasanayan sa pamumuno na may malinaw, maigsi, mahusay na binibigkas, magalang, pati na rin ang pag-unawa sa mga nakatutok na komunikasyon. Militar ay magtanong upang lubos na maunawaan ang pananaw ng iba. Nakahanap ang militar ng mapayapa at kanais-nais na mga solusyon sa mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pagtukoy at pagtugon sa mga pinagbabatayan na isyu na nagdudulot ng salungatan. Ang militar ay naghahanap ng mga paraan upang malutas ang mga isyu at mabawasan ang mga hadlang upang makamit ang pinakamahusay na mga resulta. Ang epektibong paglutas ng salungatan ay maaaring humantong sa mas matibay na relasyon, pagtaas ng tiwala, at mas mahusay na mga resulta para sa lahat ng partidong kasangkot. Ang pasensya sa pagsasanay ng militar at ang kakayahang maglaan ng kinakailangang oras upang magtrabaho sa mga salungatan. Pangasiwaan at lutasin ng militar ang mga salungatan sa isang nakabubuo at positibong paraan. Magalang. Ang militar ay naglalaman ng matibay na mga pagpapahalaga at magalang sa lahat ng kanilang ginagawa. Isipin ang paghihirap sa pamamagitan ng boot camp ng walang magalang na karakter. Mapapadiestro o ika. Nawasak talaga. Ang mga taong naglalayo at nag-iisip na ang mga veterano ay hindi gumagalang o hindi sumusunod sa chain of command ay yaong nagsusumikap lamang na pababain ang sarili, alienate, paninirang puri, at pangkalahatang patakbuhin ang reputasyon ng tao sa pamamagitan ng dumi dahil sa hindi pagkagusto sa kompetisyon at ang mga taong ito ay madalas na nagsusumikap para sa isang mas malaking layunin na saktan ang iyong karera sa pamamagitan ng maling pagwawakas. Ang totoo, ang iyong karakter na veterano sa militar ay parehong magalang at nakatutok sa chain of command. Ang realidad nito, ang trabaho mismo ay naniligalig sa iyo. Ayaw lang nilang magsalita ka kapag nagkamali. Nagsasalita kapag lumitaw ang mga isyu sa kaligtasan. Nagsasalita kapag ang kanilang mga aksyon ay labag sa batas. Nagsasalita kapag nakakakita ka ng diskriminasyon o panliligali. Ang totoo,
Magalang ang ating mga veterano sa militar at magsasalita din sila dahil sa kanilang etika at malakas na karakter. Magsasalita sila kapag wala ng iba. Sila ay magdurusa upang itama ang mga mali kapag ang iba ay hindi. Ang militar ay lumaban para sa pagiging patas at ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa pagkakapantay-pantay. Ang isang tao ay hindi maaaring magtaltala ng totoo ang iyong walang galang, chain of command, na nakatutok sa karakter. Ito ay nasa iyong dugo. Natutunan mo sa maraming karanasan ang kahalagahan ng pagkakaiba-iba. Kahalagahan ng pagsunod sa chain of command. Kahalagahan ng pagpapahalaga sa lahat ng pananaw. Kahalagahan ng paggawa ng mga aksyon sa isang magalang, mapagmalasakit na paraan. Isinasaalang-alang ng militar ang lahat ng mga pananaw at katotohanan, gumawa ng marangal na mga aksyon, tratuhin ng mabuti ang iba at labis na hindi makasarili. Inuna ng militar ang mga pangangailangan ng iba bago ang kanilang sarili. Tinatrato ng militar ang iba ng may kabaitan, empatiya, at dignidad anuman ang kanilang pinagmulan, paniniwala, opinyon, o ranggo. Ito ay kung sino tayo. Nangunguna tayo sa pamamagitan ng halimbawa. Medyo imposibleng ilarawan kami sa anumang iba pang paraan, at kung susubukan mo, marami itong sinasabi sa amin tungkol sa iyo. Ang mga taong nagpapababa sa iyo, hindi sila mabuting tao. Maaaring isaalang-alang ang isang bagong trabaho at palibutan ang iyong sarili ng mas mabubuting tao. Ang militar ay maingat sa kanilang mga salita at kilos. Iwasan ang militar na makasakit o makasakit sa iba. Pinahahalagahan ng militar ang pagkakaiba-iba at kinikilala ang mga lakas ng iba. Napapansin din natin ang kanilang mga kahinaan, iniingatan lang natin ang impormasyong ito sa ating sarili kadalasan. Ang militar ay magalang na may malakas na aktibong kasanayan sa pakikinig, napakaunawa at bukas ang isip. Ang militar ay hindi mapanghusga o mabilis na pumuna sa iba, sa halip ay nasisiyahan silang matuto mula sa iba. Ang hilig na ito sa pag-aaral ay tumutulong sa amin na maging mahusay sa lahat ng aming ginagawa. Ang militar ay bumuo ng mga positibong relasyon at lumikha ng maayos, inklusibong mga kapaligiran na katulad na gumaganap sa isang mataas na antas. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay hindi mabibili ng halaga para sa sinumang tagapag-empleyo. Karangalan at integridad. Nakamit ng militar ang tagumpay na may malaking pagtutok sa hindi kailanman makakaapekto sa kanilang karangalan o integridad. Ginagawa ng militar ang tamang bagay kahit alam na may nanonood. Ang militar ay madalas na pinakamaasahan, mapagkakatiwalaan, at nakatuon sa sinumang empleyado. Ang mataas na pakiramdam ng karakter ng militar ay nakakamit ng may maraming atensyon sa detalye, at nakatuon sa mga komplikado ng mga pagpapahalaga, paniniwala, pangako at dedikasyon ng tao sa misyon. Ang militar ay naglalaman ng mga walang pag-iimbot na aksyon upang tulungan ang iba at makamit ang misyon bago ang lahat ng iba pang mga pangangailangan. Nauna ang iba. Naghihirap sila para sa iba. Nagdurusa sila para sa misyon. Ang militar ay may mataas na pamantayan para sa karakter, kilos, karangalan, integridad, at dedikasyon ng isang tao sa misyon. Ang mga bagay na ito ay kinakailangan, hindi opsyonal. Hinahawakan ng militar ang kanilang sarili sa isang mas mataas na pamantayan at naglalaman ng mas mataas na pamantayan ng pag-ugali. Ang militar ay may mataas na code ng etika at pamantayan para sa pag-ugali. Ang militar ay tapat at may matibay na mga prinsipyo sa moral. Ang militar ay tapat sa kanilang salita at gagawa ng maaasahang mga aksyon upang gawin ang lahat ng sinabi nilang gagawin nila.
Ang militar ay matapang, matapang, tapat, at nakatuon sa paggawa ng tama, kahit na sa harap ng kahirapan. Kahit na ang paggawa ng tama ay magdudulot sa kanila ng kilalang pagdurusa at paghihiganti mula sa isang employer. Nagbabasa kami ng mabuti sa mga tao. Naiintindihan namin ang aming mga supervisor at ang etika ng organisasyon. Kung tayo ay masama ang loob, tiyak na may magandang dahilan. Kung may nakita kaming hindi ligtas, illegal, o hindi naaangkop, alam mong may mali talaga. Ito ay dahil marami na tayong pinaghirapan sa buhay. Mayroon kaming mataas na limitasyon. Mataas na hangganan. Kapag nagsalita kami, alam mo na ang issue sa kamay ay sapat na malubha upang matiyak ito. Naturally, magkakaroon tayo ng higit na pagdurusa ng may katatagan kaysa sa karamihan ng sinuman. Nagsasalita lang kami kapag ang mga kilos, salita, at pag-uugali ay lumampas sa linya at naging masyadong malubha. Kami ay matalino, kami ay nagsasalita kapag ang ebidensya ay halata. Kung ang iyong organisasyon ay walang karangalan o integridad, maaaring oras na para sa isang bagong trabaho. Ang militar ay tapat na nagsasabi ng katotohanan sa isang maawain, maingat na paghahatid upang mabawasan ang salungatan at mga negatibong resulta. Ang militar ay malinaw at tapat sa mga aksyon at desisyon ng isang tao. Ang militar ay mapagkakatiwalaan, maaasahan, at nakatuon sa paggawa ng tama, kahit na mahirap o hindi sikat. Ang karangalan at integridad ng militar ay tumutulong sa kanila na maging pinakamahusay na mga pinuno, dahil kadalasan ay nagagawa nilang maging mahusay sa pagbuo ng tiwala, pagtatatag ng kredibilidad, at pagkakaroon ng paggalang mula sa iba. Ipinakita ng militar ang kanilang pangako sa etika na higit na nagpapataas ng tiwala at paghanga ng iba. Sa parehong personal at profesional na mga setting, ang ating karangalan at integridad ay nakakatulong sa atin na itatag ang ating mga sarili bilang mga pinuno at huwaran sa karamihan ng lahat ng ating ginagawa. Palagi kaming nagsusumikap na walang pag-iimbot na paglingkuran ang mundo sa paligid namin. Walang pag-iimbot. Walang pag-iimbot na inuuna ng militar ang mga pangangailangan at kapakanan ng iba bago ang kanilang sarili. Walang pag-iimbot na inuuna ng militar ang misyon bago ang kanilang sariling kapakanan sa pamamagitan ng pang-araw-araw na sakripisyo upang mag-ambag sa mas malaking layunin. Ang militar ay walang pag-iimbot na nagpapakita ng empatiya, pakikiramay, at malalim na pagmamalasakit sa pagtulong sa iba. Palaging nagsusumikap ang militar na tulungan ang iba at gawing mas magandang lugar ang mundo. Ang militar ay magdurusa ng walang katapusang upang iligtas ang iba at mapabuti ang mundo sa kanilang paligid. Ang militar ay hinihimok ng isang pakiramdam ng tungkulin, altruismo, at isang malakas na moral na ethical na code. Ang militar ay mabilis na magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa mga nakapaligid sa kanila. Ang militar ay higit at higit pa sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang militar ay mabilis na nagboluntaryo ng kanilang oras, mapagkukunan, pera, at kadalubhasaan upang matulungan ang iba na nangangailangan. Militar ay may isang mahusay na pansin sa detalye, ngunit din malakas na makita ang malaking larawan. Napakabisang nakakamit ng militar ang kanilang malalaking layunin dahil lagi nilang ginagawang perpekto ang kanilang mga aksyon upang makamit ang karaniwang layunin at misyon. Ang militar ay naglalaman ng isang malakas na karakter at pagiging hindi makasarili sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang militar ay madalas na hinahangaan bilang isang marangal, banal, at makapangyarihang puwersa para sa kabutihan sa mundo. Ang militar ay madalas na hindi makasarili at nagsasakripisyo ng sarili para sa iba at sa misyon na kadalasang hindi nila napangangalagaan ang kanilang sarili.
Ginagawa namin ang pinakamahusay kapag nagagawa naming magtrabaho sa aming mataas na antas ng walang pag-iimbot. Ngunit tinitiyak ng aming mga manager na aalagaan namin ang iyong sarili at nagpapahinga rin kami. Karamihan sa aking karera ay nagtatrabaho ng 84 oras bawat linggo and 24 paghahati 7 bawat linggo, militar, at hindi nagpapahinga sa buong araw ng aking trabaho. Ang minorya ay kapag tinitiyak kong nagpapahinga ako. Ngunit kadalasang nangyayari ito kapag ang aking employer ay hindi isang mabuting employer. Madalas kong pinahahalagahan ang mga break kapag ang kapaligiran sa trabaho ay nakakalason at kailangan ko ang pahinga at oras na ito upang makabawi mula dito. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming organisasyon na nagsusumikap na magbigay ng militar at mga veterano ng pisikal at mental na suporta sa kabuuan ng kanilang buhay. Nauunawaan ng mga organisasyong ito na ang militar at ang mga veterano ay palaging nagpapabaya sa pangangalaga sa kanilang sarili. Marami tayong ginagawa para sa iba. Labis tayong nagsasakripisyo para sa iba. Higit pa tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kaya kung wala ang mga organisasyong ito ay maaaring wala tayong sinumang nagsusumikap na tumulong din sa atin. Kailangan natin ang taong nagbabantay sa ating kapakanan. Makakapagbigay at makakagawa lang tayo para sa iba kapag okay na tayo. Ang mga organisasyong nangangalaga sa atin ay walang kapantay na tumutulong sa atin na magbigay ng higit pa sa mundo sa ating paligid. Ang militar ay naglalaman ng mga halaga at katangian ng militar magpakailanman habang buhay. Kami ay madaling kapitan ng labis na pagkamit sa lahat ng aming ginagawa na maaari ring magdulot ng panghabang buhay na emosyonal na pagdurusa dulot ng matataas na pamantayang ito. Dapat nating tandaan na pangalagaan din ang ating kalusugan at kaligayahan sa buhay. Hindi natin ito dapat laging isakripisyo. Upang pinaka-epektibong gumawa ng positibong epekto sa mundo sa paligid mo, dapat makahanap ng balanse sa pagitan ng walang pag-iimbot na sakripisyo at pangangalaga sa sarili. Gayunpaman, tiyak na mapagsamantalahan ng mga organisasyon ang mga individual na ito bilang mga dakilang asset na may masusukat na tagumpay patungo sa kanilang mga may hatid at misyon. Tapang at katapangan. Ang militar ay hindi nagyelo sa kahirapan. Labanan ng militar ang takot, panganib, sakit, kawalan ng katiyakan, hamon, at kahirapan ng may kumpiyansa at determinasyon. Nagtatagumpay ang militar sa pagtupad sa misyon sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng mga hadlang, panganib, at hamon na may maraming atensyon sa detalye. Ang militar ay may lakas ng loob na manindigan para sa kung ano ang tama, kapag ang iba ay hindi. Ang iba ay umiiwas sa pamumuna at paghihiganti, ngunit isinasakripisyo ng militar ang kanilang kaligayahan at kabutihan para sa kabutihang panlahat. Ginagawa ng militar ang tama kahit nasa harap ng oposisyon. Ang militar ay buong tapang na nagsasakripisyo sa kahirapan upang makamit ang iisang layunin. Ang matatapang na individual ay kadalasang hinahangaan dahil sa kanilang katatagan, determinasyon at kahandaang kumilos kapag ayaw ng iba. Kumilos ang militar kahit na ang paggawa nito ay maaaring magdulot sa kanila ng labis na pagdurusa o pinsala. Hinaharap ng militar ang panganib, banta, o pisikal na pinsala ng buong tapang. Ang militar ay humarap sa mga panganib, parehong pisikal at emosyonal na maingat. Ngunit gumawa ng mapagpasyang aksyon upang protektahan ang mga mapagkukunan, ari-arian, mga tao, at ang mundo sa kanilang paligid. Ang militar ay naglalaman ng kabayanihan sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang militar ay hinahangaan bilang marangal at banal para sa mabubuting dahilan. Ang lakas ng loob at katapangan ng militar ay tumutulong sa atin na makamit ang imposible kapag hindi kaya ng iba.
Alam ng militar kung ano ang kinakailangan upang makamit ang kahusayan. Ang militar ay buong tapang na nagtatrabaho ng masigasig upang makamit ang pagiging perpekto, kahusayan, at tagumpay sa lahat ng kanilang ginagawa. Kahit na ang mataas na antas ng tagumpay na ito ay itinuturing na imposible. Hinaharap ng militar ang kanilang mga takot at kumuha ng mga kalkuladong panganib. Maingat na kumilos ang militar. Ang militar ay nababanat, may mataas na kasanayan, matalino, epektibong tagapagbalita, at may kakayahang maayos na malampasan ang mga hadlang na itinuturing ng iba na imposible. Ang pinakamahalaga ay hindi natin isinasakripisyo ang ating pagkatao sa paglalakbay upang makamit ang mga layuning ito. Ang katapangan at katapangan ay isang mahalagang bahagi ng pamumuno na mahalaga sa tagumpay ng anumang organisasyon. Kung wala ang mga katangiang ito at ang kakayahang kumilos kapag ang iba ay hindi maglakas loob, payagan ang militar na walang pag-iimbot na mapabuti ang mundo sa kanilang paligid sa mga paraan na hindi maisip ng iba. Aktibong nakikita ng militar ang mga lugar para sa pagpapabuti, pagkatapos ay gumawa ng mga masusing aksyon upang lumago. Sa amin, makakamit mo ang anumang layunin. Sa amin, maaari mong maabot ang anumang nakikitang limitasyon. Teknikal na kasanayan. Bagamat nakakakuha kami ng maraming teknikal na kasanayan sa paglilingkod, ang mga kalakasan sa lipunan ay higit na makakaapekto sa iyong tagumpay at kita sa loob ng iyong buhay sa labas ng militar. Ang iyong emosyonal na katalinuhan na EQ ay tutukuyin ang iyong tagumpay sa labas. Makakakuha ito ng mas mataas na sahod. Dadalhin ka nito ng mga alok sa trabaho. Ang VQ ay ang bagong kinakailangang bagay upang makamit ang tagumpay sa buhay. Ito ay sinabi, maghanap ng mga karera sa loob ng iyong mga lakas na gumagamit ng iyong mga teknikal na kasanayan sa pamamahala ng logistik, teknolohiya ng impormasyon, engineering, pangangalaga sa kalusugan at resume building at mga panayam. Kung nais mong maging mahusay sa iyong mga karera at buhay, siguraduhin patuloy na isama ang lahat ng mga kamangha-manghang bagay na ito na nagpapakilala sa iyo kung sino ka. Magsikap na makahanap ng isang tagapag-empleyo at social network ng mga taong may katulad na mga halaga at katangian. Humanap ng kahusayan at gawin ang lahat ng iyong makakaya upang matulungan ang mundo sa paligid mo nang walang pag-iimbot. Magagawa mo ang mga bagay na hindi kaya ng iba. Huwag sayangin ang iyong mga talento. Magawa ng higit pa. Maging higit pa. Excel pa. Makikita ng mga tao ang iyong pagkatao at halaga. Ang mga hindi nakikita ang iyong halaga ay wala lang sa iyong buhay dahil pinalilibutan ka ng mas mataas na kapangyarihan ng mga karapat-dapat sa iyong walang pag-iimbot na paglilingkod. Alamin ang iyong mga lakas. Mahalagang maunawaan na isa kang asset para sa sinumang employer. Dapat mong isama ang mga katangiang ito sa loob ng iyong resume at mga panayam. Alamin na hindi mo kailangang ipaliwanag ang mga bagay na ito tungkol sa iyo. Isama lamang ang lahat at alamin ang iyong halaga. I-highlight ang iyong mga kalakasan at ilista ang mga soft skill na inilarawan sa itaas sa loob ng iyong resume at ilabas ang mga ito sa loob ng mga panayam sa trabaho kapag may pagkakataon. Ang layunin ng artikulong ito ay tulungan kang maunawaan ang iyong halaga, ngunit tulungan din ang mga organisasyon na maunawaan din kami. Maraming mga tagapag-empleyo, organisasyon, at komunidad ang kinikilala ang halaga ng mga kasanayan at karanasan ng mga veterano at aktibong naghahangad na kumalap at suportahan sila. Mahusay na aklat tungkol sa Navy SEAL Heart and Strength. Kung naghahanap ka ng hindi mabibiling basahin,
Tingnan ang aklat na ito na isinulat ng kapwa ni